team talaga tayo. Ayan. Ayan natin, mga senior. Lahat po doon, ma'am, yung mga kasama niyo yung nagsusumpa. Ayan, BBM, talagang prino-promote ni ma'am. Anong pangalan niyo, ma'am? Luz. Kahit ano na lang, AKA, Luz, ma'am, Luz po, ayan. Taga Las Vegas po sila. Nakita talaga yung pagbabago dito sa... grabe, kasi yung elementary high school ako dito. Eh, siyempre, ang layo ng mga beats noon. Di na, oo, di alam hindi na mga abot. Ano. Eh, taga-Rolly lang kami. Pag Sabado ng mga kapitbayan ng mga kaibigan namin, di, nagpupunta talaga kami. Kaya lang, gusto ko talagang marumi. Oo. Ngayon, malinis na talaga. Kaya ang daming tao, tsaka hindi ganito parami. Ang daming bata pa. Congrats. Congrats na kay Secretary Simato. Oo, ano rin namin siya. Ayan. Matagal kung ano yun. Hindi niya rin sinupervise. Kung lalaban po siya, tatakbo ko if ever sa presidential or vice, ganun. Buboto rin natin. Oo, siyempre. Kung talaga si Secretary. Hanggang ano na lang yata yung ano, November 15 eh. Yung last termino na po. Ay, kailan siya? Hindi po namin po alam. Hindi nga. Hindi po namin po alam, wala pa siyang siguro po, siguro ganun po. Tapos ni ano, kung mananalo si Bongbong, siya naman ang iaano namin. Oo. Ayan, BBM talaga lahat, no. Ang hinawakan niya si Mato, naging pati mga tao naging ano talaga yung mga nagagatrabaho sa kanya. Lagi nandito po si Secretary. Kaso nga lang hindi niyo siya ano naabutan. Mga may siguro hapon ganun. Yan yung oras na pagpunta niya dito. Tapos lahat po shop niya pa po na yan. Diyan ako nag-training. Ah, diyan po kayo nag-training. Seaman siya eh. Seaman ako. Diyan. Pero ano, sir, yung mga barkong diyan, kung aware po kayo, no? Tanungin ko lang po kung totoo. Yung diba, di ba, ang barko, may mga grasa yan o ano, ay tawag dito? Langis, ganun. Tinatapon na lang sa dagat ba? Hindi po din. Ay, hindi niyo rin po alam. Yung nagkalat dyan, napanood ko yun. Oo, yun. Wala na, nandun sa Manila, tapat ng Manila Yachts Club dati po yun. Oo, yung nagkalat dyan, yan ang tunay na nagkalat. Yun nga po, nagtapon ng langis. Kasi, naging brown talaga yung gilid niyan. Pero malinis na po, no? Pero ngayon talaga ang kasi, sa pagbabarko, katulad yan, yung ganyan mga barko niya. Pagkaiba katulad dyan, pumasok ka sa area ng isang lugar, mayroong certain nautical miles. Pagka pumasok ka na doon, hindi ka pwedeng mag-discharge ng kahit na maruming tubig, lalong-lalong na yung langis. Oh, langis po nga po. Pati yung pagtatapo ng basura, bawal yan. Kaya kung ano-ano, sabi ko sa sarili ko, sana maano ni Secretary Simato na lahat, ipitan niyan lahat. Lahat ng mga pumapasok na sa ating ano na yan. Ayan nga po, ang dami, no? Kailangan inspeksyonin lagi. Nagustuhan nga namin pagiging ano ni Simato dito rin. O siya yung po yung namuno po dito sa rehabilitation. Sabi namin talagang gitinan yun niya talaga, binigyan niya ng attention. Kasi yung iba, nakaupo lang dyan, di naman. Dati yung iba nakaupo sa DL. Hindi man iniintindi, di ba? Wala. Parang walang action. Ngayon, nagkaroon ng action, nakilala pa sila. Kaya nga eh. Kapanahon na ni Barto, nag-uumpisa na ako magsima, 1975-76. Noon, walang picture sa lahat ng kinukunan ko ng dokumento ko. Walang picture. Nung pagkatapos nung wala si Presidente Marcos, dumami. Pagbalik ko ng Pilipinas, nandiyan na, oh, sir, parang bahala, pasok yung dokumento mo sa loob, madali lang, lalabas na, magkano ang lagay? 500. Kami nga, binibigyan ng 500, sumama lang sa mga rally ni Lakmore. Na wala naman sa isa'y. Bibigyan kami 500, sama naman kasi 500. Oo, yan ang malaking bagay. Mga bata pa, ano pa kami natin. Kapanaunan ni Presidente Marco, hanggang sa siya'y nawala. Magkano lang yung ito. Diba ang laki ng, diba mura. Talaga kayo makapatunay, ma'am, kasi kayo pa noon. Mura daw talaga. Inilabas nila po sa social media na yun. Kaya karamihan sa mga senior, diba sina Bongbong. Kasi tatay niya, hindi naman sinasabi lang yung tatay, ganun, yung anak ganun din. Siyempre, kung yun ang inaano nila, lilinisin ang anak yung pangalan nila. Oo po. Diba? Yun nga po. Ano doon. Kaya dapat nga manalo siya, no? Hindi pinakikita ng mainstream media yung mga pinagagawa ni Corin noong umpisa siyang umupo.
Di ba dapat ngayon sana maraming media dito no. Araw-araw pero wala kasi siyempre malinis. Ayun lang ano pagka yung bumagyo nandiyan sila. Ayun, yun marami talaga diyan kukunan nila. Kasi bigyan. Ala, hindi totoo 'yung ginagawa. Yung project ng na wash out na. Sila nagbalita dito na na-wash out na po. Na-wash out bigam mo. Ano sila eh, imbis na magtulungan nila, magtulong-tulungan sila, ginagawa nila sinisiraan nila 'yung gobyerno para umasenso, 'di ba? Opo. Nung unang punta nga na, ay mayaman ang Pilipinas, ang mahal na bilihin yung bala. Isa pa yung ABCBN, dapat hindi na mabuksan yun. Oo, kasi ayun nga. Talaga yan eh. Ayun, kami simpleng mamamaya, nagbabayad ng tax sa bahay. Sila hindi. Kaya nga. Sila ito maraming pera, sila hindi nagbabayad. Eh, mga simpleng may sariling bahay, eh, hindi magbabayad ng tax. Labit ka, pagkaranang ano, doble na yung babayaran mo. Yung anak mo, ma, hindi ka tayo nagbayad ng tax ng isang taon, magbabayad ka doble na. O, nasa ibang bansa pa kami niya, na. Grabe, no? Ayan na. Mamaya, dadagsa ulit yan. Hapon, marami na ulit po dito. Hapon, pinapanood namin yung mga ganyan. Masyado mainis na kung tayong pagkapos ng... Pag alas tres yan, dagsaan na po yan. Alas tres ulit yan. Pag pinapanood na namin, tuwa kami. Ganun po para magpainit ng oh, pag umaga kanina sobrang dami po. Puro mapapansin niyo po talaga. Hindi ko internet eh, patayin din ng ganyan. Marami, ilan-ilan lang ang makikita mo talaga. Oo. Ano ko ni Marcos? Tinuli ako. Ha? Dito kami nagluluklok. Ah, dito, di ba? Malinis pa noon. Pag tinuli ka, di ba, sinasabi ng mga tatanda, eh, maglublub ka dyan. Magaling matutuyo yun. Oo. Pero nung panahon ni Marcos, malinis talaga ito, no? Hindi ganyan. Nung panahon, nung ano, yung nagbago ng presidente. Kasiguro, nandiyan naging puro, ano na, puro Aquino na. Oo. Wala naman nangyari. Oh, si Cory, may nangyari ba? Si Noy, may nangyari ba? Namatay asawa nila, pati yan si Lenny, hindi nila alam kung sino, eh may pera sila. Oo. Dapat alam nila kung sino pumatay sa mga... Meron lang mga vlogger ng kapanahonan ni Marcos, di sana napakita niyo yung mga ano. Oo. Paano, mainstream media pa noon. Oh, mainstream media talaga. Oo, hindi na sila makaka... Wala na kasi, halos on the spot na po kasi. Ngayon. Talagang on the spot, makikita ayan mo. At nagbabalita kayo. Nagkaroon ng ganyan eh, na hindi na nila maluloko ngayon mga tao. Oo. Eh noon, eh, sa ano lang, extra media lang sila, ano, walang magagawa. Alam mo ba nung katalawal ni Atienza? Opo. Eh, Atienza, o alam mo. Alam mo nito dahil nagpatayin. Nagpatayin sila ng ikinuman. Ikinuman kayo. Oo. Lahat ng mga pulutan ng mga tapong, pinatapon na lang. Oh, grabe noon. Pinabalot sa plastic netting, tatapon lang dito. Di ba nung hukayin nito, ang dami? Ang dami, sobra. Plastic netting. Hindi lang po, may mga patay. Mabaho talaga nung unang kinonstruct. Sobrang baho talaga. Makikita mo, tinatambak lang dyan sa gilid yung mga natatanggal na burak dito. Pinatayuan nila ng ano eh. Panuha. Oo, grabe. Pinatayuan niya ng nag-iinuman yung mga ano, lalaki dyan sila. Kasi na, may tayong na ganito. Tapos lamesa, inuman sila dyan. Pag nag-aano kami, pupunta kami. Grabe. Sa mga yung biyahe ko noon, meron din mga ganito. Yung ganito. South America. Ngayon, napunta kami. Umiinom din kami, katulad ng ginawa ng Atienza. Diba kasi siyempre talaga panahon ni Atienza dati yan. Ang daming street food dyan, ang daming mga karinderiya. Kasi nilagyan niya ng ganyan. Oo, karinderiya, ang dami. Eh kasi dyan lang kami sa Paco eh, di ba lapit, nilalakad ka lang papunta rito eh. Ibang-iba na dati yung Manila Bay, di ba, na pinupuntaan natin. Tapos ngayon, talagang nag-iba yung ano niya, yung ambience niya, no? Biyahe ko sa America. Kaya Atienza ang pinagawa. Opo. Pero disiplinado yung may mga may-ari ng mga kainan. Hindi nagtatapon sa dagat. O yun, hindi na nga. Pero ngayon, ultimo mga establishmento na malalaki na tanggal, na
kunan kasi lahat po ng mga co-vlogger namin yung mga butas dyan sa gilid ng seawall, malalaking butas na illegal na imburnan na nagmumula sa mga building na to, mga building, sa mga restaurant, sa may raso na, na ano na sila. Halos nagbaha-baha nga dyan sa Pedro Hill dahil nga wala nang matakbuhan. Malaki nanggal na sila ng mga ganun drain. Ano oo, nakausap na rin po lahat. Ang ano dyan, katulad sa Amerika, bawat hotel doon, may tinatawag na yung tubig mo bago mo ilabas, sanitize mo yun. Sanitize mo, yun nga. Mayroong makinarya na iiwala yung yung mga marurumi, tapos yung marurumi yung lalagyan nila ng chemical yun. Oo, yun nga pa. Para maalis yung kung ano man yung mga bakterya. Marurumi, bakterya, mamatay lang. Oo, yung mga bata. Tapos yung tulad ng STP dyan. Oo, yung STP natin, meron na tayo sa laan ng tubig. I-recycle. Paglabas nun, malinis ulit ang tubig. Ayan, so ayan po. Bawat hotel, mga kung ano-ano, dapat meron ganun. Yun, inutos na ni Secretary si Martin. O, na ano na po yan lahat, na bigyan action na lahat. Ito, tanong natin siya. Anong oras daw nagbubukas to? Actually, ma'am, maaga po nagbubukas to. 5 a.m. 4:30 a.m. 4:30. Halos sanda. Bawal pa maligo kasi wala pa.